Hello everyone! Ako si Tasha and siya si Glenn. And sa loob ng mahigit na isang dekada ng aming pagsasama, ibabahagi namin sa inyo ang unang international travel na kami ay magkasama. Noong August 2018, ang unang pagpunta at pamamasyal namin sa Taiwan. Kasi nakakuha ako ng free one-way ticket from Cebu Pacific dahil na-delay yung flight ko dati to Bangkok, Thailand with my two sisters. Kaya kinuha namin yung papuntang Thailand for the free one-way ticket. Tapos nung pabalik, nakapal naman ako kasi pareho lang sila ng presyo. Tapos siya naka Cebu Pacific pa rin. And then, a few weeks bago mag-expire yung free ticket nga, naisipan namin na gamitin ko yon papunta ng Taiwan. And then yun nga, yung return trip is with PAL. And one of the major reasons bakit Taiwan yung pinili namin nung time na yon kasi visa free pa nun sa Taiwan. And andun kasi si Gelay, yung dati kong student sa Work From Home Be Awesome. Kaya napag-desisyonan namin na dun kami sa Taiwan mamasyal. And then, ang nakakatawa pa nun is muntik nang masayang yung ticket na binili namin for Glenn kasi muntik na siyang hindi papasukin ng immigration. Buti na lang nakapasok siya. Buti na lang na-delay yung flight kaya hindi kami naiwanan ng eroplano. Kasi na-delay siya ng mga 2 hours, no? 2 hours. And then, nung nandun na kami sa Taiwan, swerte uli kami kasi yung bus na nasakyan namin papunta dun sa hotel namin from Taipei Main Station. Pilipino naman siya kasi narinig niya kaming dalawa ni Glenn na nag-uusap ng Filipino nung papasok kami sa bus. Tapos tinanong niya kami, oh, saan kayo? Tapos sinabi namin sa kanya yung hotel namin. Tapos hinatid niya kami doon sa hotel. Yung sinabi niya, dito kayo bumaba. Ayan, tapos andun na yung hotel niyo. Tapos sa unang gabi namin sa Taipei, ay nakipag-meet kami with Gelay. Siya nga yung isang student ko sa Work From Home Be Awesome online course. And nagtatrabaho kasi siya noon sa Taipei. Tapos, sinamahan niya kaming manood ng Taipei Eye, which is a Chinese opera. Yung unang part ng show nila is yung parang mga cultural arts, yung mga matatanda. Tapos, yung second part is yung maganda na yung Journey to the West naman. Sila Sanzo, sila Sangoku. Alam niyo yung anime na Journey to the West. Yun yung story nila. Tapos maganda siya kasi natulog si Glenn nung mga panahon na yon. Pero maganda siya kasi opera. Parang yung mga nakikita niyo sa TV na naka full makeup na Chinese. Tapos may konting martial arts sila na nalalaman. Basta maganda siya. Pag nagpunta kayo sa Taiwan, panoorin nyo rin yun sa Taipei Eye. Kaso nga lang, currently unavailable siya dun sa pinagbilihan namin. Pero after December 30, no, open na din uli sila. Tapos ang maganda doon, may free din na yung magko-costume kayo na parang Chinese costume. So yung mga mahilig manood ng Chinese novels dyan, mabigat yung headdress. And then, sa second day namin sa Taiwan, nagpunta naman kami dun sa Ye Liu Geo Park na medyo malayo. Kasi ang ginawa namin, di ba, nag-train tayo. Tapos after nung train, may bus siya. Pero yung bus kasi na covered nung card namin, iikot siya nung trip na yon. Tapos nasa huli yung Ye Liu Geo Park. Isa siyang nature reserve sa tabing dagat sa Northeast Taiwan. Maganda, pero mabato. Tapos, sumama lang nga yung pakiramdam ni Glenn kasi nung time na nagpunta kami, mainit. Super init. Tapos, at the same day after namin magpunta ng Ye Liu Park, kahit masama yung pakiramdam ni Glenn, kasi sayang yung unlimited pass namin sa Taipei, nagpunta naman kami ng Taipei 101. Kasama pa rin si Gelay noon. So, yun yung first time namin nagpunta ng Taipei 101. Gabi na siya. So, siya yung dating pinakamataas na gusali. Dati ba? Dati siya yung pinakamataas. Ngayon yung nasa Fast and Furious na. Diba? Yun na yun. Maganda rin naman siya.
yung mga shows nila doon sa Taipei 101. Pero parang mas maganda pag umaga kasi mas marami silang makikita kaysa paggabi. Tapos, sa huling araw namin sa Taiwan, ay nagpahinga na lang kami ng umaga kasi nga masama yung pakiramdam ni Glenn. Tapos walang Biojessic doon. So next time, magdadala ng Biojessic pag nagta-travel abroad. Nakalimutan ko yon. Kaya sa susunod, palaging may Biojessic na sa bag ko. And then, kinahapunan ay nagpunta na lang kami sa Yongkang Street na isa sa mga kilalang food hub dun sa Taipei upang subukan ang ilang local delicacies and desserts sa lugar. Tapos meron dun na pinuntahan namin kasi mahaba yung pila kaya nakipila din kami. Tapos hindi naman namin nakain kasi nakalimutan namin na bumili pala kami doon. Kasi nung binigay sa amin, mainit pa tapos ilagay namin sa bag. Eh kumain kami sa iba kaya nakalimutan na namin. Sayang yung haba ng pila namin. Tapos mahirap pa makipag usap dun kay ating nagbebenta, hindi kami magkaintindihan. So after a year, pagkatapos nung unang punta namin sa Taiwan, bumalik uli kami doon kasi gusto ni Glenn dahil merong Pokemon Go Taipei City Safari Zone. Yan. Kaya naka-Pokemon shirts kami, si Charmander. And then, yun yung unang event ng Pokemon Go na napuntahan ni Glenn simula ng ilabas yung Pokemon Go noong 2016. So, sabi niya, yung Pokemon Go Taipei City Safari Zone 2019 ay ginanap sa New Taipei City Metropolitan Park and 4 days siya. So, Sabado or yung third day ng event, pumunta ng park si Glenn kung saan nakasama niya yung mga iba kanyang kasamang naglalaro ng Pokemon Go. Yan, siya Pokemon Go, ako Dota. Tapos, the next day naman, yun naman yung buong araw naman kaming namasyal sa Taipei. So, nagpunta kami dun sa National Palace Museum na super laki, nakakapagod. Kasi, sa simula pa lang, maglalakad ka na ng mahaba kasi mahaba yung stairs nila, paakyat. Tapos, nagpunta uli kami ng Taipei 101. Pero this time, umaga na. Mas maganda nga pag umaga kayo nagpunta kasi mas marami kayo makikita. And then, nagpunta rin kami kinagabihan sa Ningxian Night Market na malapit dun sa hotel na tinutuluyan namin kasi maglalakad ka lang. Tapos ang masarap dun yung Wagyu beef cubes, tapos niluluto nila gamit yung apoy. Ganon. Yun. Basta, yun. Yung gamit ni Gordon Ramsay pang creme brulee. Tapos, nakipagkita rin dun si Glenn sa kanyang mga kaibigan at kalaro upang maghapunan. Sa Taiwan pala, nahirapan kami maghanap ng pagkain, di ba? So, nung una kami nagpunta sa Taiwan, palagi kaming bubibili ng pagkain nun sa 7-Eleven. Kasi medyo familiar yung mga pagkain sa 7-Eleven. Kasi nung first day before kami nag-Taipei ay yung opera, kumain kami dun sa parang hot pot nila, tapos weird yung lasa. Hindi pang Filipino masyado yung lasa. Tapos yung iced tea nila, mabubulunan ka, medyo maraming powder. Pero may nakita kami mga kainan dun sa Taipei Main Station. Sa ilalim ng Taipei Main Station kasi may parang mall. Tapos marami din dong kainan. Tapos maganda yung mga kainan dun. So dun kami palaging kumakain nung second time namin na nagpunta ng Taiwan. And then, narito ang isang video ng aming travel dates sa Taiwan. Ako yung nagbi-video. In the past 2 years... We'll be right back.
And then there is the view. Before we end the video, para makamura kayo sa inyong Taiwan travel or anywhere in the world travel nyo, kasi ginamit ko rin sila nung nagpunta ako ng Thailand dati, pero hindi si Glenn yung kasama ko, yung mga kapatid kong girls, and si Joanna. Joanna, manood ka nitong video, i-like mo. So, dun kami bumibili ng mga tours, at saka syempre yung internet. Very important sa akin yung internet kasi I work from home. Actually, pwedeng anywhere in the world, pero online, di ba? So, kailangan mabilis yung internet connection. So, ito yung Klook. Tadan! So, ito yung Klook. And dito kami bumili nung internet namin sa Taiwan. Actually, tig-isa nga kami nung internet nun kasi iniwanan niya ako nun sa hotel. Nagpunta siya dun sa Pokemon Go. Pokemon Go event niya na ayoko magpunta. So, eto, mura siya ngayon. Dati parang 70 pesos to or 80 pesos per day. Tapos yung 70 pesos per day nyo is unlimited internet na. Tapos, iseselect nyo dito lang kung saan airport nyo siya ipipick up. So, make sure na dun sa tamang airport yung iseselect nyo. Kasi, meron siyang pick up counter dun sa airport. Yung Terminal 1 tsaka Terminal 2 ng Taoyuan, di ba meron silang tren? May train kasi sila sa Taiwan. So, paglilipat kayo ng Terminal 1 or Terminal 2. Tapos, yung train din nila, ang maganda is connected din siya dun sa airport nila. So, from airport, pupunta kayo sa Taipei City, isang train lang, dire-diretso na siya. So, eto, mamimili kayo. And then, unlimited data na siya. At saka mabilis siya kasi ano, nakakapag YouTube videos pa kami noon dun sa internet habang nagbo-work ako. Tapos kahit sabay kayong mag-internet, kaya. So eto yon, we recommend. We will put our link dito sa ilalim ng YouTube video na ito because we're affiliates of Klook. So may commission kami pag bumili kayo under our link, pero it's no additional cost to you. So same price pa rin sa inyo, pero we'll get a commission from it. O diba? Tapos yung isa pa naming recommended para mas makamura pa kayo aside from the internet is ito yung ginamit namin sa Taipei. Tapos binigyan rin namin si Gelay kasi sinama namin siya. So yung unlimited fan pass ng Taipei, tapos ipipick up nyo din siya sa airport. Yan. Tapos ayan, ito yung mga kasama sa kanya. Yan. So si ito si Yel Yu,
Geopark yung pinuntahan namin. And then ito si National Palace Museum, yung isa pa namin pinuntahan. Dito hindi kami nakapunta. Dito hindi rin. Tapos dito nagpunta kami sa Taipei 101 Observatory. Dito hindi. Kasi pag ganun yung ano namin, ayan. Pag ganun. So malayo si ELU, tapos bumalik kami papunta kay Taipei 101. Kasama na yung mga admission fees dun sa mga pupuntahan nyo pag bumili kayo nitong Taipei Fun Pass. Feeling ko ngayon unavailable siya kasi may COVID pa. Pero siguro next time, magiging available na uli siya. And then, aside from yung mga attractions na pupuntahan ninyo, makukuha nyo, ayan, ito. So, makikita nyo yung mga regular rates nila for the attractions. Pag wala kayong unlimited fun pass. Pero pag may unlimited fun pass kayo, kasama na siya. Itatap nyo na lang yung card. And kasama din yung mga train rides nyo. At saka yung bus papunta dito sa ELU. Kasama na din siya. Kaya mas makakatipid kayo. Lalo na kung kinuha nyo yung for 3 days. Kunyari 3 days kayo sa Taiwan. At yan ang aming dalawang beses na travel date sa Taiwan sa nakalipas na 2 taon. Sana ay nagustuhan ninyo ang inihenda na video namin ng pamamasyal doon. And marami pa sana kami gustong puntahan na lugar sa Taiwan. Pero limited kasi yung time na nandun kami. Tsaka masakit na yung pa ako. Yung nung nagpunta kami doon sa National Palace, di ba yun, doon lang tayo nagpunta. Tapos wala na kasi ayoko na. tsaka Taipei 101 pala. Mag-CR kayo doon sa Taipei 101 kasi nag-social ng toilet, masaya. Kasi nakakapagod din, medyo malalayo yung mga tourist spots nila. Maganda rin na yung meron kayong travel pass para hindi nyo na poproblemahin yung pamasahe, pati yung bayad doon sa mga attractions na gusto nyong punta. Itatap nyo na lang ng itatap yung card. And hopefully, after ng pandemic na ito, ay makabalik kami doon ulit para i-visit namin yung ibang tourist spots and kasama na si Gensai at si Genji kasi malaki na sila. Kasi masayang mamasyal kasama ang inyong family. And maraming salamat sa panonood. Please subscribe to our channel. Regalo nyo na para sa kaarawan ni Glenn this month, October. Bye everyone and see you in our next video! Please subscribe to our channel and hit that notification bell button to be updated of our videos. Smash like and comment down below if you have any more suggestions for the channel.